So mga katropa, andito pa rin tayo ngayon sa Port Quetzal, dito po sa Guatemala. So kahuhulog lang po namin ng cargo light, kaya medyo maliwanag, so hinahabol po yan ng mga isda. So kung inyo po nakikita, medyo malalaki po yung isda ngayon, so magpapalit po tayo ngayon ng ating taga. So yung mga nakaraang gabi, ang ginamit po natin is birabira, yun po yung para sa maliliit na isda. So ngayon, since medyo malalaki po yung mga nakikita nating isda, so nagpalit po tayo ng taga. Ayan, so tingnan natin ngayon kung mayroon tayong mahuhuli. So yung gamit ko ngayon, ito po yung improvised lang kutsara na pinutol ko and then nilagyan ko po ng tatluhang taga. Ayun mga katropa, may huli kami! Yes! So mga katropa, binamanong huli namin, talakitok, siguro nasa 1.5 or hanggang 2 kilos yung timbang nito. So yung gamit namin, kutsara lang pero nakakahuli ng isda. Tingnan nyo naman, kutsara lang po yan. Tatlalawang taga talaga ang inahin niya. Dalawa? Mamatay talaga. Tumatos, hindi na gumalaw. Parang kung gumalaw po ito, dalawang taga. Tanggalin na. Ang hirap tanggalin, talagang sinubo lahat. Mga kapising. Kutsara lang yan. Mga kutsara. Iwanan nyo. Bagong huli. Ayun. Ayun. So mga katropa, sunod-sunod na po yung huli namin. Wala na pong tigil. Ayan. So kailangan namin ng sigpaw or itaga para masabitan. So mga katropa, ginagamitan namin ito ng sigpaw or yung hook na may tali kasi hindi po kaya ng rod minsan sa sobrang bigat. Bagong huli. Kinyo mo yun. So mga katropa, mag-iisang oras pa lang kami dito. So almost nasa 20 kilos na po na talakitok yung nahuhuli namin ngayon. So mula po kanina, iisang isda lang po yung kumakagat sa amin. Ito po yung big eye na talakitok po ba ito ang tawag dito. So please comment below kung ano pong isda ito. So ito dito sa kabila, ito naman yung pang barakuda. So ginagamitan nila ng ibang taga. Yan, iniilawan nila kasi yan po yung umiilaw sa ilalim ng tubig. Okay, ilawan mo si kilawan mo. Okay. So masaya na naman yung tropa ngayon dahil marami po kaming nahuli ngayong gabi. So bukas, sigurado pong masarap na naman yung ulam namin. So ito yung second engineer namin. Ito yung pinaka-expert sa pangangawil. So yan, kumpleto po siya ng gamit. Sa kanya po lahat yung rod yung ginagamit namin dito. Tatay na ako, tatay. Kaya, kung ba niyan, hindi na malutuin. Tama yan sa buwan, talaga po daw. Oo, tama yan sa buwan. Kilaw, kilaw.
Pila ko tingin. Okay, sir. So mga katropa, mag-alas 12 na lang hating gabi. So patuloy pa rin yung kagat ng isda. Wala pa rin hinto. So almost nasa, siguro nasa 40 kilos na po yung nakukuha namin na talakitok. Yung big eye po na talakitok. Yeah, may panibagong huli na naman si Segundo. Yan, tina natin. Oy! Talakitok pa rin, ha? Malalaki. So ito mga katropa, bagong huli namin. May malaking talakitok po dyan at yung medyo malalaking matambaka pong iba dyan. So ito, masarap ito sa bawan. Yung ganyang kalalaking matambaka or yung big eye, masarap po yan. Kilaw. So guys, may nahuli na naman kami. Ito, hindi ko lang po alam kung anong po klaseng isda ito. Yan, ito. Siguro nasa 3 kilos ang bigat. So mga katropa, ito na po yung mga nahuli nating isda kagabi. So ito, bala ko po dito, ito po ay aking sashimi dahil ito po ay hiningi ng mga Koreano. So ito, white meat po ito. Hindi ko po alam yung pangalan nito. Please comment below kung ano pong klaseng isda po ito. So ito naman, yung iba dito ay gagawin nating sabaw, sinabawan. Yung iba, gawin nating rito. So marami po tayong magagawang luto rito. So assorted na po ito. Mayroon pong ayan, may nakikita kayong parang red snapper, malalaking talakitok, malalaking matambaka. So ayan pa. So iba-iba na po ang isda na nahuli namin. Last night, nasa 50 kilos po ang nakuha namin isda for about 3 hours na pangangawil. So ayan, may mga tangigi kaming nakuha. Yan. So hindi lang po big eye or talakitok yung nakuha namin. Mayroon pa pong ibang mga matambakang malalaki. Mayroon pong talakitok na almost nasa 4 to 5 kilogram. At mayroon din po kaming nakuhang mga barracuda. So ito, ang barracuda, masarap po ito ikilaw. Yan. So mga katropa, isa sa pinakamasarap ikilaw na isda, ito po ay barracuda. So same lang po yung kanyang laman, katulad din po sa tangigi, white meat po siya at napakalinamnam ng kanyang laman. Wala po siya masyadong tinik, kaya angkop na angkop po ito gawing kilawin. So ayan, tinanggal po muna natin yung kanyang laman sa kanyang tinik. Ayan. And then after natin itong nagayat, ilagay na po natin yung ating mga sangkap. So kung gusto niyo po mapanood yung reciping ito, so gagawa ako ng panibagong video kung paano ko po ginawa yung kilawin na barracuda. So mga katropa, ito na po yung ating finished product. Ito po yung kinilaw na barracuda. Oh my God! Wow! At para naman dito sa isdang ito, ang gagawin po natin dito, ito po yung gagawin nating sashimi. Yan. So tinanggal muna natin ito sa kanyang tinik. I-fillet po muna natin. After natin na ma-fillet yung isda, tanggalin natin ito sa kanyang balat. Yan. Para madali po natin itong ma-slice ng maninipis. And then, slice na po natin ito ng maninipis. So kung gusto niyo po mapanood yung reciping ito, please
Punta po ko sa aking YouTube channel dahil meron po akong recipe para dito. Para naman sa kanyang tinik at ulo, para wala pong masayang, gagawa tayo ng myuntang. Ito po yung masarap na sabaw, maanghang, masarap po ito pag medyo nakainom ka o di kaya malamig yung panahon. So kung gusto niyo rin po mapanood yung recipe ito, please punta rin po kayo sa aking YouTube channel dahil meron na po akong separate video para dito. Salamat po sa inyong panonood, mga katropa. Ako po si Chef Angel. Nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo palagi and God bless!